at sambahin ang Panginoong butihin. Ipalay ng aawitin sa piging na handog na sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may alam. Sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Alfonso Maria ng Liguri, obispo at pantas ng simbahan. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ng kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamunyang gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita'y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya kung siya ay makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita na ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap,
Lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap. Lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsan at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang nagpaparusay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Naliknohod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ang Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay umahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi niya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Paapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus, "Ang anak ng tao ang naghahasig ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at lahat ng gumagawa ng masama at ihahagi sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Father. Mga kapatid, paniniwala natin bilang mga nilikha ng Diyos na meron tayong Diyos na mabuti. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay Diyos na puno ng kabutihan. At kasama sa ating paniniwala na ang lahat ng nagmula sa Diyos ay mabuti. Ibig sabihin, kung ganoon yung ating paniniwala at tayong lahat ay nagmula sa Diyos, sinasabi natin na ang bawat isa sa atin ay mabuti. Kaya pwede bang sabihin mo sa sarili mo, "Mabuti ako"? Parang ayaw nung iba. No? Mabuti ako. Sige nga po. No? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, "Mabuti ka." Oo, parang iba, parang diring-diri. Ano? Ayaw na ayaw. Parang nagdadalawang isip. Ano? Pero kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng mabuting Diyos, nangangahulugan ang bawat isa sa atin ay mabuti at may taglay na kabutihan. Sa ating ebanghelyong napakinggan, binabanggit ng ating Panginoong Jesus ang talinghaga patungkol sa trigo at masasamang damo. At sinasabi sa ating ebanghelyong napakinggan na yung masamang damo tumubo. Bakit? Dahil merong nagtanim. At sino ang nagtanim? Ang Diablo. Sabi sa ating ebanghelyo. Nangangahulugan at ipinapaalala sa atin sa araw na ito na sa kabila ng ating kabutihan, taglay na merong kasamaan. Pero ang kasamaan hindi nagmumula sa atin. Dahil lahat ng ipinunla sa atin ng Diyos, mabuti at maganda. Tama po ba? Kung lahat ng ipinunla ng Diyos, mabuti at maganda, bakit merong kasamaan? Bakit tayo nagkakasala? Dahil madalas sa buhay natin,
kahit taglay natin ang kabutihan, maraming pagkakataon ang pinipili pa din natin hindi ang mabuti, kundi ang masama. Hindi ho ba natin napagtatanto yun? Bilang mga tao, alam naman natin ang mabuti. Alam naman natin ang kagustuhan ng Diyos. Alam naman natin ang kalugod-lugod para sa Diyos. Pero bakit may kasamaan? Dahil marami sa atin, pinipili pa rin ang masama. Kaya nga, sinasabi sa atin sa ating talinghagang napakinggan, balikan natin kung saan tayo nagmula. Balikan natin kung saan tayo nakaugat. At kung nakaugat tayo sa Diyos, nakaugat tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat sa bawat paggawa natin ng desisyon, nakakagulat, may pusa. Ano? Oh? Nagulat ako. Sa bawat paggawa natin ng desisyon, no? Sa bawat paggawa natin ng mga gusto natin sa ating buhay, nawa ho, tandaan natin ang bawat isa sa atin nakaugat sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kung yun ay maaalala natin, mga kapatid, sa bawat oras, minuto ng ating buhay, maaalala natin na dapat kabutihan ang ating ginagawa. Kabutihan ang ating pag-uugali. Kabutihan ang ating pagkilos. Mga kapatid, mabuti ka dahil nilikha ka ng Diyos. Mabuti ang bawat isa sa atin dahil nagmula tayo sa Diyos. Nawa, panatilihin natin ng ating mga puso, ang ating buhay ay laging nakaugat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Ang atin pong panalangin, Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos. At huwag tayong maghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda, naway ating maalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo.
Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Panginoon ng langit at lupa, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para may pagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, ang pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at itilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang ating Diyos na tunay na mabuti. Siya ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsamalan mo, Brother Mr. Rosa. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareho lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service.
sa darating na August 3, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Pakiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.